Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Kagaya ng iba, inais ko ring magbahagi ng isang kagilagilalas na kwento. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Erminia. Isang sabungero ang aking ama. Maaga siyang nagigising upang pakainin ang kanyang alagang mga manok. Kilala ang aking ama sa aming baryo bilang sikat na sabungero. Kung tutuusin, ay kahit saan-saan na nga siya nakakarating para lamang makipagsabong. Binuhay kami ni Itay sa pamamagitan ng pagsasabong. Masasabi kong maswerte ako sa pagkakaroon ng isang amang kagaya niya na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para lamang maitaguy din aming pamilya. Hindi nagkulang si Itay sa pagsuporta sa amin. Kung mayroon man siyang pagkukulang, yun ay ang tungkol sa usaping oras. So sobrang abala niya sa kanyang mga alagang manok, ay kukunti na lamang ang oras na inilalaan niya sa amin, lalo na kapag mayroong sabong na magaganap. Maaga siyang umaalis at gabi na kapag umuwi sa bahay. Hindi man sapat ang oras na ibinibigay sa amin ni Itay, masaya pa rin naman kami ni Nanay, sapagkat alam namin na para din naman sa amin ang lahat ng kanyang pagsisikap. Si Itay ang tipo ng sabungerong hindi mapakali kapag natalo ang kanyang pambatong manok. Nay, bakit kaya parang nakatulala na naman si Itay? Tinan mo siya, oh. Kanina pa siya nakaupo sa balkonay at hindi niya man lang pinapansin ang kanyang kape. Ay nako, Erminia, parang hindi ka na nasanay sa iyong ama. Ganyan talaga siya kapag natalo siya sa sabong. Sa laki ba naman ang ipinusta niya? Abay, malulugmok talaga siya kung gayong matatalo lang naman pala ang kanyang manok. Kawawa naman si Itay. Kanina pa siya walang ganang kumilos. Ay naku, sana sa susunod na mga araw ay panalo na ang mga pambata niyang manok para masaya na si tatay. At syempre, mabibilan niya na rin tayo ng mga pagkain at masasarap na mga ulam. Alagang-alaga kami ni Itay pagdating sa mga pagkain. Hindi niya kami hinahayaang magutom at binibili niya ang lahat ng mga gusto naming kainin. Minsan nga ay sumasama pa kami ni Nanay sa sabong. Pinapanood namin kung gaano kabagsik makipaglaban ng mga manok ni Itay. Talaga nga namang palaban ang kanyang mga manok. Ngunit mayroon pa rin mga pagkakataon na natatalo ang mga ito. Siguro, paswerte-swerte lang talaga ang buhay sa sabungan. Isang araw ay nakita ko na namang matamlay si Itay. Nakadungaw ako sa aming bintana habang pinapanood ko siya sa labas ng aming bahay. Nakatayo siya sa tapat ng aming manukan at wari ba ay kailalim ng kanyang iniisip. Pasimple ko siyang pinagmasdan na para bang pinag-aaralan ko ang kanyang mga kilos at iniisip. Nakatitig siya sa gitna ng kawalan at tila ba humihiling sa kalawakan. Maya-maya ay humakbang siya palapit sa kinaroroon na ng kanyang mga manok at kinuha niya ang isang manok. Hinawakan niya ito at saka hinimas-himas ang ulo. Narinig ko na parang kinakausap ni Itay ang manok na yon. Sinabihan niya ito na dapat ay magpalakas daw ito, nang sa gayon ay manalo sila sa sabong. Tumangutang wala mga inosenteng manok, na tila ba naiintindihan ito ang sinasabi ng aking ama. Ay naku, ang Itay ko talaga, parang anak ng turing niya sa mga manok niya. Sambit ko at saka ngumiti. Natutuwa ako kapag nakikita ko si Itay na inaalagaan niya talaga ang kanyang mga manok. May mga pagkakataon pang hinahalikan niya ito sa ulo bago ilalaban. Kinabukasan ay muli siyang nagtungo sa sabungan, bit-bit ang kanyang alagang manok. Sana panalo na ang manok ni Itay. Tatlong araw na kasing sinid-sinid ang kanyang talo. Problemado na tuloy siya. Oo nga, Erminia. Hinihiling ko nga rin na sana imabawi na ng iyong amang sunod-sunod na pagkatalo niya. Kung sakaling talo na naman siya, ewan ko na lamang kung ano gagawin ng iyong ama. Lubos kaming umaasa ni Nanay Dedeng na naway manalo ang manok ni tatay. Ngunit nang sumapit ang hapon, ay nanlumo kami nang makita namin ang malungkot na mukha ng aking ama. Walang kabuhay-buhay at sobrang tamlay. Kahit ang umiti, ay hindi na niya magawa. Bakit parang pasan-pasan mo na naman ang mundo, Ernesto? Ano nangyari? Talo na naman bang manok mo?
Gano'n na nga eh. Palagi na lang akong talo sa sabong. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Inaalagaan ko naman ang maayos sa mga manok ko, pero wala pa rin. Puro talo ang kinalalabasan. Hay nako, ang malas ko na siguro. Nakikinig lamang ako sa usapan ng aking mga magulang. Ayon pa kay Itay, pinagtatawanan na raw siya ng kanyang mga kalaban sa sabong dahil palagi na lamang talo ang kanyang mga manok. Naririnig niya pa raw ang sabi-sabi ng iba na baka ay naging pabaya na siya sa pag-aalaga ng kanyang mga manok. Labis na nalugmok si Itay dahil sa pangyayaring yon. Tila ba hindi niya matanggap ang sunod-sunod na pagkatalo. Mas lalong uminit ang ulo ng aking ama nang makita niya konti na lamang ang laman ng aming bigasan. Iniisip niya na naman kung saan kami kukuha ng pambili ng bigas kung sakaling maubos na sa sabong ang kanyang natitirang pera. Nang sumunod na mga araw, ay muling isinabak ni Tatay Ernesto ang kanyang mga manok. Tanga ng pag-asang maiuuwi na nilang pagkapanalo. Ngunit kagaya ng mga nakaraang laban, ay nabigo pa rin siyang sungkitin ng pagkapanalo. Maraming beses nang natalo ang mga manok ni Itay. Kaya naman ay naubos na rin ang kanyang pera. Halos wala na nga kaming makain, sapagkat wala na kaming pambili ng bigas at ulam. Saan ka pupunta na? Bakit parang nagmamadali ka? Aasikasuhin ko muna ang niluluto kong gulay, Erminia. Upunta muna ako kay Salda. Magbabaka sakali ako na baka ay makahiram tayo ng pera kahit 300 man lang. 1 kilo na lang kasi ang natitira nating bigas. Wala na tayong makain sa susunod na mga araw. Hindi pwede magugutom tayo. Kaya dyan ka lang muna ha. Aalis na ako. Apo Nay, mag-iingat ka. Huwag ka mag-alala. Ako na po ang bahala mag-asikasa ng niluluto mong kulay. Binigtasan ni Inay ang daan palabas ng aming bahay. Napabuntong hininga na lamang ako nang tingnan ko ang laman ng aming bigasan. Tama nga si Nanay. Paubos na talaga ang aming bigas. Ganito pala kahirap ang buhay kapag palaging talo si Tatay sa sabong. Hindi nagtagal inakabalik na rin si Inay. Mabuti na lamang at pinahiram siya ng pera ni Aling Salda. Yun ang ginamit naming pambili ng bigas. Nang sumapit ang gabi, ay umuwing lasing ang aking ama, mainit ang ulo at inaaway si Nanay. Nalaman kong natalo na naman siya sa sabong. At yun ang dahilan kung bakit naging mainitin ang ulo nito. Kawalan ng pera ang naging mitsa ng kanilang bangayan na muntik pang mauwi sa pagkakasakitan. Mabuti na lamang at napigilan ni Itay ang kanyang sarili. Batid kong mahal na mahal niya si Nanay, kaya hindi na kayang manakit ng pisikal. Sa paglipas ng maraming araw, ay hindi na umaalis si Itay sa aming bahay. Madalas na siyang tulala at hindi na rin siya gumigising ng maaga upang pakainin at painumin ang kanyang mga alagang manok. Nagtaka kami ni Inay sa biglaang pagbabago ng aking ama. Hindi namin lubos akalaing mawawalan ito ng gana sa pag-alaga ng kanyang mga manok dahil lamang sa sunod-sunod na pagkatalo. Minsan nga ay naririnig ko pa mula mismo sa kanyang bibig na wala raw kwenta ang kanyang mga manok. Dahil kahit ibuhos niya ang lahat ng kanyang pag-aalaga, ay hindi pa rin daw nananalo. Isang umaga ay tumungo ako sa gubat upang mangahoy. Wala na kasi kaming gagamitin panluto, kaya naman ay naisipan kong tumungo sa gubat. Daladala ko ang itak at malaking sako. Habang abala akong nangangahoy, ay bigla na lamang ako nakakita ng isang manok na pagala-gala sa gubat at wari ba ay naghahanap ng pagkain. Yun ang klase ng manok na sinasabi nilang manok na labuyo. Umala, at may nakita akong manok dito sa gitna ng gubat. Sa tagal ko nang nangangahay rito, ngayon lamang ako nakakita ng pagala-galang manok. Kaninang manok kaya ang napadpad sa gubat na ito? Hindi kaya ay manok ni Tatay? Pinagmasdan ko ng maigi ang wangis ng manok upang kilatisin kung manok ba yun ang aking ama. Mukhang hindi naman yung ganyan ang mga manok ni Tatay. Matitaba at malaki ang mga manok niya. Samantalang ang manok na to ay maliit lamang at parang hindi pwedeng pang sabong. Akmang babalik na sana ako sa pangangahoy nang bigla akong napansin
ang isang malaking ahas na gumagapang sa gubat. Habang tumatagal ay palapit ito ng palapit sa kinaroroonan ng manok. Ano kayong balak ng ahas na yon? Aba, mukhang gusto niyang tuklawin ng manok ha. Siguro, gutom na ang ahas na yon. Pero kawawa naman ang manok kapag tutuklawin niya. Maghanap na lang siya ng ibang pwedeng makain. Panaytingin ako sa gumagapang na ahas dahil nakukutuban na ako. Nabalak talaga nitong tuklawin ng manok. Kaagad kong inihanda ang aking matalim na itak upang paslangin ng ahas kung sakaling tuklawin nito ang inosenteng manok. Uli ka! Muntik na sanang tuklawin ng ahas ang manok, ngunit mabuti na lamang at mabilis ko itong natagan ng itak. Tumama sa ulo ng ahas ang matalim kong itak na naging dahilan ng pagsirit ng dugo nito at pagkaputol ng kanyang ulo. Nagpagulong-gulong sa damuhan ng mahabang katawan ng ahas at nang lumaon ay hindi na ito gumalaw. Pahiwatig na patay na nga ito. Naku, mabuti na lamang at malaksi akong kumilos. Kung nagkataon na hindi ko naputol ang ulo niyo, paniguradong natuklaw na niyo sana ang manok. Naku, ang bangis talaga ng mga ahas dito sa gubat. Daig pa nila ang mga tigre at asong lopo. Nang mga sandaling yon, ay ipinagmamalaki ko ang aking sarili sapagkat nagawa kong iligtas ang buhay ng isang manok. Pakiramdam ko tuloy ay para akong isang bayani sa gitna ng gubat na yon. Nilinis ko ang dugong puminta sa aking itak gamit ang mga dahon ng hagonoy. Hindi ba't ito ang daan ng hagonoy? Naku, naaalala ko tuloy ang kwento dati ni nanay. Ang sabi niya sa akin, ginagamit daw nila ito sa kanilang mga puwet noong mga bata pa sila. Napalakak ako dahil sa aking naaalala. Maya-maya ay biglang naglaho ang manok at biglang lumitaw sa pwesto nito ang isang babae na naging dahilan kung bakit ako napatigil sa kakatawa. Ay, kabayo? Sa sobrang gulat ko ay agad kong nabitiwan ang hawak-hawak kong hagunoy. Paano ba naman kasi, kagulat-gulat ang mukha ng babaeng lumitaw sa harapan ko. Maitim ang kanyang balat, kulot ang kanyang buhok, at malaki ang kanyang mga mata. Mas lalo akong nagulat nang umiti siya sa akin. Doon ko nalaman na wala pala siyang mga ngipin. Sino po kayo? At saka nasaan po ang ngipin niyo? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at bigla ko na lamang nasambit ang mga katagang yon. Batid kong may halong pang-insulto ang mga salitang yon. Ngunit sadyang hindi ko lang talaga napigilan ang aking sarili. Aba, lakas mo makapang lait na bansot ka. Para ka rin namang bonsai na hindi lumaki ah. Sambit ng babae. At saka humagikik pa ito. Mas lalo tuloy akong natawa dahil muli na namang sumilay ang mga kalbo niyang gilagid. Ni isang ngipin ay wala akong makita. Pasensya na po. Nagulat lang ako sa inyo. Pero mabait naman po akong bata. Nangungaway nga ako dito para may panggatong si nanay. Oo nga, mukhang mabait ka nga at matulungin. Iniligtas mo ang aking manok mula sa mabangis na ahas. Ikaw pala ang may-ari ng manok na pag-alagala rito sa gubat. Sa susunod, huwag mo po siya ngala ang gumala rito dahil baka mapahamak lang ang iyong manok. Muntik na nga siyang matuklaw ng ahas kanina. Maawa naman po kayo sa manok ninyo. Talian niyo naman para hindi makatakas. Marami kasi mga mapapangas na hap dito sa gubat. Kumakati kasi ang mga panang manok ko. Kaya kung saan-saan nakakarating. Siya nga pala, maraming salamat sa pagtulong sa aking manok ha. Abay, walang anuman po. Ang sabi kasi ng nanay ko, narirapat lamang tulungan ang mga nangangailangan ng tulong. Mapatao man, hayop, puno, o ano po man yan. Tanaw ko ang malapad na ngiti ng babae na parabang nasisiyahan siya sa aking mga sinabi. Marahil ay hindi niya inakalang may ganoon palang kaalaman ang isang munting batang gaharap niya. Mabuti naman at sinusunod mo ang pangaral ng iyong ina. Alam mo, kahanga-hanga ang mga batang katulad mo. Ano palang pangalan mo? Ako po si Arminia. O diba, ang ganda ng pangalan ko. Ikaw, ano po bang pangalan mo? Ako si Adea.
Isa akong engkantada sa kagubatang ito. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa aking narinig. Hindi ko akalaing isa palang engkantada ang kaharap ko. Ano ka mo? Isa kayong engkantada sa gubat na to? Naku, mukhang nagulat ka talaga sa iyong nalaman. Pero oo nga, isa nga akong engkantada. Gusto kong maging kaibigan ka. Napakabait mo kasing bata. Talaga po ba? Engkantada ka? Aba, ganyan pala ang mukha ng mga engkantada. Normal na po ba sa inyo na wala kayong mga ngipin? Ang kulit mo naman, Erminia. Huwag mo nang isipin kung bakit wala akong mga ngipin. Maganda pa rin naman ako, di ba? Oo nga po, maganda ka pa rin naman. Matanong ko lang po, saan ba kayo nakatira? Hindi ko napigilang magtanong dahil sa aking kuryosidad. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ng... Yun ang unang pagkakataong nakakita ko ng isang engkantada at wala akong kaalam-alam tungkol sa kanila. Kaya naman ay gusto kong magtanong tungkol sa mga bagay na nais kong malaman. Ako kasi yung tipo ng bata na hindi tatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang sagot sa mga katanungan na gumugulo sa sulok ng aking isip. Ang mga kagaya kong engkantada ay dito lamang sa gubat na ninirahan. Ganun po ba? Ang ibig mo pong sabihin? May bahay kayo rito sa gitna ng kupat? Pwede po ba akong mamasyal sa bahay nyo? Hindi pa kasi ako nakapunta sa bahay ng mga engkantada. Bata ka pa talaga, Erminia. Marami ka pang hindi nalalaman. Alam mo, ang kaharian namin ay ibang-iba sa mundo ng mga tao. Tahimik at payapa ang aming mundo. Hindi kagaya nyo na magulo at maraming nalalait. Kami lamang ang may kapangyarihang makita ang mundo naming mga engkantada. Kami lang din ang nakakakita kung gaano kaganda ang aming kaharian. Napamaang na lamang ako sa mga pinagsasasabi ng engkantada. Medyo naguguluhan ako kung anong klaseng mundo nga ba ang kanyang tinutukoy. Ang ibig mo po bang sabihin? Wala akong kapangyarihang masilayan ng mundo ng mga engkantada? Ganun na nga, Erminia. Pero maaari ka pa rin makapunta sa aming kaharian kung pagbibigyan kita. Pero wag na muna. Ang mabuti pa, ituloy mo na lamang ang pangangahoy mo. Dahil baka hinihintay ka na ng mga magulang mo. Maraming salamat ulit sa ginawa mong pagligtas sa aking manok, ha? Hindi pa nga ako nakapagsalita, ngunit bigla nang naglaho ang engkantada. Na hindi ko man lang nalaman kung saan siya nagpunta. Aba, ang bilis niyong nawala. Totoo nga, makapangyarihan nga siya. Grabe, sana kagaya rin ako ng... mga engkantada? Kasunod ng paglaho ng engkantada, ay muli kong natanaw ang isang manok na iniligtas ko kanina. Patuka-tuka lamang ito sa mga damuhan at para bang kalmado lamang ang buhay. Kumunot ang aking note at hindi ko maiwasang magtaka. Teka, bakit biglang bumalik ang manok? Hindi ko naman siya nakitang naglakad papunta rito, ah. Saan kaya siya dumaan? Saka bakit bigla na lamang naglaho ang manok nung nakita ko kanina ang engkantada? At ngayon na wala ang engkantada, bakit muli na namang nagpakita ang manok? Napasapo na lamang ako sa aking ulo dahil sa sobrang gulo ng aking iniisip. Nagtataka ako sa mga pangyayari. Ngunit hindi ko na lamang yung pinag-isipan ng malalim. At itinuon ko na lamang ang aking atensyon sa pangangahoy. Hindi nagtagal ay umuwi na rin ako sa bahay. Habang pasan-pasan ko ang mga kahoy na nasa loob ng sako. Sandali, bakit parang ang ingay ata sa loob ng aming bahay? Nag-aaway na naman pa si nanay at tatay? Napahinto ako sa labas ng aming bahay dahil narinig ko ang malalakas na sigawan ng aking mga magulang. Napagpasyan kong huwag na munang tumuloy sa loob. Pinakinggan ko sa labas ang kanilang mga sigawan na talaga namang masakit pakinggan. Kung ano-anong mga salita ang lumabas sa kanilang bibig at ang dahilan ng kanilang pag-aaway ay tungkol na naman sa pera at paulit-ulit na pagkatalo ni Itay sa sabong. Sa tuwing natatalo si tatay, kay nanay niya ibinubuntun ang lahat ng kanyang... Kay nanay niya ibinubuntun ang init ng kanyang ulo at sama ng kanyang loob. Ano ba naman sila? Bakit ang lakas ng kanilang mga sigawan?
Nakakaya naman sa mga kapitbahay namin. Labis akong nalungkot dahil sa pangyayaring yon. Napaiyak na lamang ako sa isang tabi at hinintay kong huhupa ang kanilang bangayan. Hindi nagtagal ay tumahimik din sila. Pumasok na ako at nagkunwaring wala akong narinig. Nang sumunod na mga araw, ay muli akong tumungo sa gubat. Gusto ko kasing muling makita ang engkantada. Hindi ko alam kung bakit inahanap-hanap ko siya. Siguro naman ay namimiss ko na lamang ang kanyang magandang boses. Nang makarating ako sa gubat, ay kaagad akong pumuesto sa malaking sanga ng mangga at doon nagpahinga. Buti pa rito, payapa ang paligid at kay sarap ng dampi ng hangin. Totoo nga palang sinasabi nilang mas payapa ang lugar na walang masyadong tao. Sana naman magkita ulit kami ng engkantada. Ramdam ko ang sariwang hangin na humaplos sa aking balat habang lumilipad ang nakalugay kong buhok. Iginala ko ang aking tingin sa buong paligid at nagulat ako sa aking nasilayan. Hindi ba't yun ang manok na nakita ko rito sa gubat? Teko, mukhang hirap na hirap siya. Aba, nasilo yata ang manok na yan. Kailangan ko siyang tulungan. Mabilis akong tumalon mula sa inuupuan kong sanga at patakbo akong lumipat sa kinaroroonan ng kawaawang manok. Kitang-kita ko ang kanyang mga mata na parabang namumuti na sa sobrang hirap ng kanyang sitwasyon. Kaagad ko itong inalis sa silo hanggang sa bumalik ang sigla ng manok. No, mabuti na lamang. Umunta ako rito. Kawawa ka naman. Munti ka na palang matigok. Susunod, mag-iingat ka sa gubat na ito ha. Huwag kang pupunta kung saan-saan kasi. Naiintindihan mo pa? Kinakausap ko ang manok kahit alam kong hindi niya ako maiintindihan. Hinimas-himas ko pa ang kanyang ulo hanggang sa muling bumalik ang sigla nito. Nagulat na lamang ako nang bigla itong nakawala sa aking kamay. Kahit hinawakan ko naman ito ng mahigpit. Anong nangyari? Nasaan ang manok? Bakit bigla na lamang nakawala? Napako sa mga palad ko ang aking tingin. Nakaawang ang aking bibig. Habang titig na titig ako sa aking mga kamay. Hindi ko alam kung paano nakatakas ang manok. Gayong sobrang higpit naman ang aking pagkakahawak. Inilibot ko ang aking tingin upang hanapin ang manok. Ngunit ni anino nito ay wala akong nasilayan. Naging isang palaisipan sa akin kung saan na nga ba nagpunta ang manok na kanina ay hawak-hawak ko lamang. Maraming salamat sa pagligtas mo sa aking manok, Erminia. Alisto akong napalingon sa aking likuran nang marinig kong pamilyar na boses. Ang kuntada? Nariyan ka pala? Kanina ka pa ba nakatingin sa akin? Oh, Erminia, kanina pa kita pinagmamasdan. Natutuwa ako dahil iniligtas mo na naman ang aking manok mula sa kamunoy ng kamatayan. Kung hindi dahil sa'yo, naku, baka wala nang buhay ang aking manok. Isa ka talagang matulunging bata, Erminia. Naku naman, mahal na engkantada. Inayaan mo na naman ang manok mo. Kawawa talaga siya kanina. Mabuti na lamang. At gumala ako rito sa gubat. Sabi ko na nga sa'yo, Erminia, pasaway talaga ang manok ko. Kahit ikulong ko pa, gagala at gagala pa rin. Siya nga pala, bakit ang lungkot ng mukha mo? Ano bang iniisip mo? Ano kasi? Nalulungkot lang ako sa nangyayari sa mga magulang ko. Alas araw-araw na lang kasing nagbabangayan sina nanay at tatay. Wala nang kapayapaan sa bahay. Kaya nga tumambay na lang ako rito sa gubat. Upang kahit pa paano ay magkaroon naman ng katahimikin ng buhay ko. Malungkot kong turan sa harap ng engkantada. Sa sobrang lungkot ko, ay hindi ko namalayang pumapatak na pala ang aking mga luha. Marupok pala ang puso mo, Erminia. Ayan, tumutulo na ang mga luha mo. Matanong ko lang, ano ba ang dahilan ng pag-aaway ng mga magulang mo? Tungkol po sa pera, wala na kasi kaming panggastos para sa araw-araw naming pangailangan. Dahil sunod-sunod po ang tali ni Itay sa sapong, may nanay yata ang kanyang mga manok, kaya hindi na pumapalig sa mga kalaban.
Yan pala ang dahilan kung bakit malungkot ka. Huwag ka mag-alala, Erminia. Handa akong tumulong sa'yo. Talaga po? Sa anong paraan nga po pa? Makinig ka ng mabuti, Erminia, ha? Sasabihin ko sa'yo kung anong gagawin mo. Tumango ako sa kanya at inihanda ko ang aking tenga upang makinig. Hindi na ako makapaghintay na mapakinggan ang mga sasabihin niya. Ganito ang gagawin mo, Erminia. Kailangan mo maglakbay patungo sa lambak na nasa norte. Nasa likod nitong bundok na inaapakan natin. Kapag nakarating ka na roon, makakita mo ang isang mahiwagang manok na makalulutas sa mga problema mo. Ikinumpas ng engkantada ang kanyang kanang kamay at lumikha siya ng isang lambat sa pamamagitan ng kapangyarihan. Napaawang na lamang ang aking labi kung paano niya nagawang makalikha ng isang matibay na lambat. Sa mga sandaling yon, ay napatunayan ito na makapangyarihan talaga ang engkantada ang kaharap ko. Inihagis niya sa akin ang lambat at mabilis ko naman itong nasalo. Dalhin mo ang lambat na yan at gamitin mo sa paghuli ng mahiwagang manok. Hindi basta-basta maghuli ang manok na yon, kaya kailangan mo magdala ng lambat. Huwag na huwag mong iiwan sa daan kahit anong mangyayari, ha? Maluwanag ba, Erminia? Opo, mahal na engkantada. Maraming salamat sa tulong mo. Anda akong maglakbay patungo sa likod ni Ring Bundok upang mahanap ang mayawagang manok. Hinding-hindi ko sasayangan ang pagkakataong to. Mabuti naman at pumayag kang maglakbay. Pahiwatig na mayroon kang tiwala sa akin. Bukas na bukas din ay maaari mo nang simulan ng iyong mahabang paglalakbay. Siya nga pala, magdala ka ng tubig at pagkain, ha? Dahil may kalayo ng iyong lalakbayin. Tsak na magugutom ka sa gitna ng iyong paglalakad. Sige po, susundin ko po lahat ng mga sinabi ninyo, mahal na engkantada. Pagkasambit ko ng mga salitang yon, ay kaagad na naglahawa ang engkantada. Wari ba'y isang bulan na bigla na lamang nawala at hindi ko man lang alam kung saan siya pumunta. Kinabukasan ay kaagad ako naglakbay upang hanapin ang mahiwagang manok na ipinangako sa akin ng engkantada. Sinunod ko na rin ang kanyang bilin na magdala ng pagkain, tubig at ang lambat na kanyang ibinigay. Nagsimula ang aking paglalakbay bandang alas 8 ng umaga. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad, ay natanaw ko ang isang matandang babae na uugod-ugod. Kung siya'y aking ilalarawan, masasabi kong sobrang tanda niya na talaga. Naging puti na ang bawat hibla ng kanyang buhok. Ang kanyang balat ay naging kulubot na at wala na siyang sapat na lakas upang makapaglakad ng maayos. Tila ba nadurog ang aking puso sa unang pagkakataon na nasilayan ko ang kawaawang matandang yon. Magandang araw po, Lola. Kamusta po kayo? Bati ko sa kanya matapos akong huminto upang alamin ang kanyang kalagayan. Magandang araw rin sa'yo, munting bata. Pwede ba akong makahingi kahit konting tubig at pagkain? Humahap din na ang aking tiyan sa sobrang gutom. Dalawang araw na kasi ako hindi kumakain. Nagmamakaawa ang boses ng matanda habang pinipilit niyang talasan ang kanyang paningin na para bang malabo na. Batid kong sapat lamang para sa aking sarili ang dala kong tubig at pagkain. Ngunit ng mga sandaling yon, ay hindi ko nagawang pagdamutan ang hiling ng matandang babae. Kawawa naman po kayo, Lola. Teka, maupo muna kayo dito sa damuhan. Sa inyo na po itong baan kong tubig at dalawang parasong tinapay. Makakatulong po ito sa inyo upang kahit pa paano ay maibsan ang gutom nyo. Maraming salamat sa taglay mong kabutihang loob. Ang mga kagaya mong bata ay dapat na pinagpapala. Masayang masaya ang matanda habang nilalantakan nito ang dalawang perasong tinapay at isang boteng tubig. Labis ang pasasalamat niya sa akin sapagkat nawala raw ang kanyang gutom. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin ako sa kanya at muli kong ipinagpatuloy ang aking paglalakbay. Napapagod na ako sa kakalakad at unti-unti ko na rin naramdaman ang paghapdi ng aking tiyan. Senyales na nagugutom na ako. Kailangan kong labanan ang nararamdaman kong gutom dahil wala akong tubig at pagkain. Ipinigay ko na ako sa matandang babae. Hindi na baling mauhaw at magutom ako. Ang mahalaga ay natulungan ko siya.
Kawawa naman kasi si Lola. Tiniis ko na lamang ang paghapdi ng aking tiyan, habang patuloy ko ring binabaybay ang kahabaan ng daan. 3 oras na ako naglalakbay, at malayo na ang aking narating. Maya-maya ay isa na namang matandang babae ang aking nasilayan. Nagsusumigaw ito habang kinakagat ng mga asong gubat. Bunsod ng labas na katandaan ay hindi na sapat ang katawan nito upang makipaglaban sa mga nilalang sa kagubatan. Ay, mga asong gubat, nagsilayas kayo rito? Labayan niyo si Lola? Kaagad akong kumuha ng mahabang patpat at pinaghahampas ito sa mga asong gubat. Kumaripas sila ng takbo at tila ba takot na takot sila sa aking pagdating. Ayos ko lang po ba, Lola? Tanong ko sa matandang babae. Medyo ayos naman ako, Ineng. Natakot lang ako sa mga asong gubat na yun. Masyado silang mababangis. Mabuti na lamang at dumating ka. Salamat sa pagligtas sa akin. Naku, pasaway talaga ang mga ligaw na hati ito si gubat. Mag-iingat po kayo, Lola. O eto, awakan mo ang kahoy na tatampasin mo ang mga asong lobo kung sakaling kakagating ka ulit nila. Tinanggap naman ng matanda ang ibinigay kong mahabang kahoy at hindi nagtagal ay nagpaalam na rin ako sa kanya. Tuwang-tuwa ako dahil 2 matanda ang aking natulungan sa gitna ng aking paglalakbay. Hindi ko akalain may 2 akong matutulungan sa gitna ng aking paglalakbay. Grabe! Sobrang nakakataba ng puso. Muli akong nagpatuloy sa paglalakbay hanggang sa nakakita ako ng isang agila. Nakapulupot ito sa mga nagsasalimbayang baging at tila ba hindi makaalis. Kaawa-awang agla? Paano ka naman napadpad dito sa mga baging? Ayan, napulupot ka tuloy. Naku, kawawa ka naman. Sandali lang oh, kukunin ko muna ang mga baging na nakapalibot sa iyong katawan. Dahan-dahan kong iniangat ang agla mula sa pagkakapulupot sa mga baging, hanggang sa tuluyan din itong nakalaya. Nalungkot ako nang makita kong mayroon palang sugat ang kawaawang ibon. Nabali ang tansong kuko nito na matulis. Agad kong kinuha ang 2 tansong kuko ng agila at inilagay sa loob ng aking bulsa dahil sayang naman kung itatapon ko. Maya-maya ay biglang lumipad ang agila palayo sa aking kinaroroonan at dumapo ito sa sanga ng nara. Napangiti na lamang ako habang pasimple ko itong sinusundan ng tingin. Masaya ang puso ko sapagkat mayroon na naman akong natulungan. Mukhang masayang-masaya na ang agila sa sanga ng nara. Mabuti pa, magpapatuloy na ako sa aking paglalakbay. Konting lakad na lang, makakarating na rin ako sa hangad kong paroroonan. Laban lang, Erminia. Sa patuloy na paglipas ng mga oras at patuloy na paghakbang ng aking mga paa, ay nakarating din ako sa lambak. Walang mapagsidla ng aking tuwang nadarama dahil sa wakas ay naroon na ako sa lugar na aking pupuntahan. Ganito palang itsura ng lambak? Aba, sobrang sarap pala ng simoy ng hangin dito. Tila ba pinakakalma nito ang maglahong isipan? Ay naku, anapin ko pa pala ang mayawagang manok. Saan ko kaya matatagpuan yun? Nilibot ko ang aking paningin at pasimpleng hinanap ang manok. Maya-maya ay nakarinig ako ng tumitilaok na manok sa hindi kalayuan. Ayun, mukhang may tumitilaok na. Aba, iniyata ang huni ng mahawagong manok. Sin kaya siya nagtitago? Naglalakad-lakad ako hanggang sa natagpuan ko rin ang isang manok na labuyo. Abala ito sa paglalakad at para bang hindi man lang nito napansin ang aking pagdating. Binagalan ko ang aking mga galaw. Inihanda ko ang aking lambat upang hulihin ang mahiwagang manok. Ngunit ganoon na lamang ang aking gulat nang bigla itong lumipad palayo. Napakamutuloy ako sa aking ulo. Nakalipad pa ang wakwak? Este, ang manok pala? Ano ba naman yun? Mukhang makakipaghabalin pa ako sa kanya. Talagang sinusubok ng aking kakayahan sa ganitong larangan. Sinundan ko ang mahiwagang manok at minaigi kong hulihin ito gamit ang lambat
na ibinigay sa akin ng engkantada. At minabuti kong hulihin ito gamit ang lambat na ibinigay sa akin ng engkantada. Nakapaghabulan pa ako sa manok at ilang beses akong natumba. Nagawa pa nito akong tukain sa kaliwa kong binti. Aba, ang bangis mo namang manok ha? Maawa ka naman sa akin? Huwag mo na akong pahirapan. Muli akong nakipaghabulan sa manok. At hindi nagtagal ay nasilo na rin siya ng aking lambat. Tuwang-tuwa ako dahil sa wakas ay nahawakan ko na rin siya. Hinimas-himas ko sa ulo nito habang kinakausap. Nagawa kong paamuin ang mahiwagang manok gamit lamang ang aking mapagkalingang palad. Tinitigan ko ito at saka sinuri kong talagang mahiwaga nga ba ang manok na hawak-hawak ko. Mahiwaga nga ba talaga ang manok na to? Bakit parang ordinary lang? Tapos ang pandak pa? Mahigit isang minuto kong tinitigan ang manok. Hindi ko maiwasang magduda kung talagang totoo nga bang mahiwaga ang manok na handog sa akin ng engkantada. Gayunpaman, ay dinala ko pa rin ito upang ay uwi sa aming bahay. Naglakbay na naman ako pabalik hanggang sa makarating din ako sa aming tahanan. Takipsilim na nang makarating ako sa amin. San ka nang galing, Erminia? Kanina pa kita hinahanap. Kailan ka pa natutong gumala nang hindi nagpapaalam sa akin, ha? Sermon ni nanay ang agad na bumungad sa aking pagdating. Hindi kasi ako nagpaalam sa kanya bago ako umalis, kaya naman ay labis siya nag-alala sa akin. Pasensya na po kung umalis ako nang walang paalam. Gumala lang po ako sa gubat. Grabe naman ang gala mo. Kung hindi pa sumapit ang takipsilim, hindi ka uuwi. At ano yung daladala mo? Bakit may manok ang hawak-hawak? Hindi lang po ito basta manok, Noy. Mahiwaga po ito. Sabi sa akin ng engkantado sa gubat. Kitang-kita ko ang biglang pagkunot ng noo ng aking ina na parabang naninibago siya sa aking mga sinasabi. Anong engkantada ang pinagsasasabi mo, Erminia? Engkantada po? Inakita ko sa gubat. Alam mo, Noy, binigyan niya ako ng mahiwagang manok dahil mabait daw po ako. E tinayata ang daan para makabawi si tatay sa sunod-sunod niyang pagkitalo sa sapong. Huwag mo sabihin ilalaban mo sa sabong ang manok na yan. Sa tingin mo, may binatbat ba yan sa mga malalaki niyang kalaban? Ay, ang pandak ng manok na yan. Wala akong nakikitang hiwaga dahil parang ordinary lang tingnan. Huwag mo naman pong maliitin ang manok, Noy. Maling, baka ito nang makakatulong sa atin upang makaraos tayo sa kahirapan. Hindi nagtagal ay biglang dumating si Tatay Ernesto. Napako ang tingin ito sa hawak kong manok. Agad siyang nagtanong kung saan ko raw nakuha ang manok na yon. At agad ko namang ikinwento sa kanya kung paano ako nagkaroon ng manok. Kung gayong galing sa engkantada ang manok na to, ibig sabihin ay malakas ito makapaglaban. Naniniwala ako na makapangyarihan ang mga bagay at hayop na inihahandog ng ibang mga elemento. Alagaan natin ang manok na ito, Erminia, dahil alam ko may dala itong swerte. Tuwang-tuwa ako dahil sa winika ng aking ama. Hindi ko akalaing naniniwala rin pala siya sa kapangyarihan ng mga lamang lupa, kagaya na lamang ng mga duwende at engkantada. Inalagaan namin ni Itay ang manok na labuyo. Tuwing umaga ay binubusog niya ito ng pagkain at pinapainom ng tubig. Nang sumapit ang araw ng sabong, ay nagpagpasyan kong sumama kay Itay upang buong pusong suportahan ang aking manok. Erminia, wala na pala tayong pera para pambili ng tari ng manok. Gipit na gipit kasi ngayon si tatay. Paano na lang ito, anak? Kaagad na nanariwa sa aking alaala, yaong tansong ko ng agila na nakuha ko sa gubat. Mabilis ko itong kinuha sa aking bulsa at saka ipinakita sa aking ama. So tingin ko, may solusyon na sa problema nating tar. Alam kong itong tansong ko ng agila na lang ang gagamitin nating bilang tari. Nanlaki ang mga mata ni tatay nang makita niya ang tansong ko ng agila. Kaagad niyang nagustuhan ang bagay na yon. Kaya naman ay kinuha niya ito sa aking palad at saka ikinabit sa tahid ng manok na labuyo. Tuwang-tuwa kami dahil natapos din ang aming problema. Dinala namin sa sabungan ang manok na labuyo. Ngunit pinagtawanan lamang kami ng mga tao. Ano magagawa ng manok na labuyo sa mga higante manok dito?
Bugod sa pandak na ang manok ninyo, maliit pa ah. Abay, nagpapatawa ka ba, Ernesto? Sambit ng isang matandang babae at saka humalakhak. Ang ibang naroon ay patuloy nilang nilait ang dalang manok ni Itay. Huwag mo na lang po silang pansinin, Toy. Palabasa, mga mapanghusga sila. Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang makakain ng mga higante nilang manok. Bulong ko kay tatay. Abatid kong nasasaktan ng aking ama dahil paulit-ulit nilang pinagtatawanan ng aming manok. Ngunit hindi na lamang siya umimik pa. Hindi nagtagal ay nagsimula na rin ang laban. Itinutok ko ang aking mga mata upang panuorin kung paano kalupit makipagsabong ang aming manok. Nagulat ang lahat. Dahil isang arangkada pa lamang ay lawit agad ang lait ng talisay na manok. Napahiyaw kami ni tatay nang makita naming patay na ang kalaban ng aming manok. Paano nangyari yon? Kasi simula pa nga lang ng laban, talo na agad ang manok naming talisay. Mukhang malupit ang kanyang nakalaban. Kagilagilalas ang lakas. Sambit ng isang matanda na nagmamay-ari ng manok na talisay. Hindi sila makapaniwala na ang manok na pinagtatawanan nila ay sobrang bagsik pala makipag-away. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama namin ni tatay sapagkat naiuwi namin ang panalo. 3 sakong bigas at 1,000 pera ang natanggap naming premyo. Nay? Nay? Nandito na kami ni tatay? Tingnan mo kami, Nay? Nasa pintuan pa lamang kami. Pero nagsusumigaw na ako nang makita kami ni nanay ay abotenga ang kanyang ngiti at tila ba na sorpresa siya sa kanyang nakita. Ang dami naman ng bigas ninyo. Saan galing yan? Galing po ito sa sabong. Nanalo kasi ang manok naman ni tatay. Sabi ko na nga eh, mayawaga talaga ang aking manok na labuyo. Tingnan mo nay, 3 sakong bigas ang premyo naman ni tatay at 1,000 pera. Bumili na rin po kami ng mga paborito mong pagkain. Nakakatuwa naman ang inyong balita. Tama ka nga anak, may hatid ng swerte ang manok na ibinigay sa inyong engkantada. Oo nga po, kahit labuyo lamang ang manok ko, aba, kayang-kaya nitong talunin ang malahigante ng mga kalaban. Dahil sa aming pagkapanalo ay nagawa kong paniwalain si nanay na hindi ordinaryong manok ang pinanlaban namin ni tatay. Nang sumunod na mga araw, ay muli kaming sumali sa sabong. At kagaya ng aming inaasahan, ay panalo na naman ang manok namin ni tatay. Sumasama na rin si inay sa sabungan. At buong tiwala namin sinusuporta ng aming manok. Lahat ng mga kalaban ng aming manok ay hindi nakaligtas. Mas lalo nang naging matunog ang pangalan ni Itay sa aming baryo. Kinilala ang kanyang manok bilang pinakamabangis sa larangan ng sabong. Ngayong sinad-sinad na ang aming panalo, kailangan ko makausap ang engkantada para makapagpasalamat malung ako sa kanya. Nasa manukan ako ng mga sandaling yon at pinagmamasdan ko ang aking mahiwagang manok. Nang kumurap ako, ay hindi ko na nasilayan ang manok. Nagtaka ako kung saan ay nagpunta. Magsusumbong na sana ako kay Itay nang bigla kong narinig ang isang pamilyar na boses mula sa aking likuran. Tinatawag nito ang aking pangalan. Lumingon ako upang tingnan kung sino ang nasa aking likuran at nagulat ako sa aking nasilayan. Mahal na engkantada, Adea. Nandito ka pala? Oo, Erminia. Nandito ako para sabihin sa'yo na nasaksihan ko ang inyong sunod-sunod na pagkapanalo sa sabong. Alam kong natutuwa ang iyong pamilya sa handog kong manok. Ipagpatuloy niyo lamang ang pag-aalaga sa iyong mahiwagang manok. Tsak na marami pa kayong mapapanalunan. Mabuti naman at nagpakita ka na mahal na engkantada. Nais ko lamang ipabatid sa iyo na labas akong natutuwa. Sa ipinigay mong manok, hindi ako nagkamaling kunin niyan sa lambak. Maraming salamat sa kabaitan mo, mahal na engkantada, Adea. Walang anuman, Erminia. Nararapat lamang na biyayaan ang mga kagaya mong matulungin. Ituring mong premyo ang natanggap mong mahiwagang manok. Hindi mo lamang yan basta nakuha. Pinaghirapan mo yan. Naalala mo pa ba noong naglakbay ka patungong lambak upang hanapin ang manok?
Lubos mo akong napahanga sa kabutihan ng iyong loob, Erminia. Una, binigyan mo ng tubig at pagkain na nagugutom at nauuhaw na matanda. Pangalawa, iniligtas mo ang matandang babae mula sa pagsalakay ng mga asong gubat. Panghuli, tinulungan mo makaalis sa mga baging ang nakapulupot na agila. Alam mo bang sinubo ko lamang kung hanggang saan ang iyong kabutihan? Pero natutuwa ako sapagkat hindi mo ako binigo. Pinatunayan mo karapat dapat kang bigyan ng mahiwagang manok. Ngayon, nais ko ring malaman mo na iisa lamang kami ng matandang babae na tinulungan mo sa gubat at pati na rin ang agila. Sinubok lamang kita, Erminia. Naistatwa ko sa aking kinatatayuan. Matapos kong pakinggan ang sinabi ng engkantada, napaawang ang aking labis at hindi ng aking gulat. Hindi ko namalayang wala na pala siya sa aking harapan. Muli na naman siya naglaho ng hindi mala nagpapaalam. Maya-maya ay muling na nariwa sa aking isipan ang kanyang mga sinabi. Ano ka mo? Siya raw ang matandang babaeng tinulungan ko si Kubat? Pati yung nakita kong agila ay isa rin sila? Kung ganun, kahanga-hanga pala ang kanyang kapangyarihan. May kakayan siya magpalit ng anyo. Iginala ko ang aking tingin at pasimpleng hinanap ang engkantada. Ngunit hindi ko na siya muling nasilayan pa. Sinulyapan ko ang aming manukan at nakita kong nakabalik na ang aking mahiwagang manok. Saan siya nang galing? Simbilis ng kanyang paglaho ang muling niyang paglitaw. Naging kahinahinala sa akin ang mga sandaling yon. Hindi ko maiwasang magduda kung bakit biglang naglalaho ang manok sa tuwing nagpapakita ang engkantada. Matnaban ka noon? Iisa lang ba ang manok at ang engkantada? Matagal akong nanahimik sa aming manukan. Napaisip ako kung ano nga ba talaga ang totoo tungkol sa mahiwagang manok. Hindi nagtagal ay bumalik na rin ako sa loob ng aming bahay. Nang sumapit ang gabi, ay nagising ako dahil sa ingay na nagmumula sa aming bakuran. Narinig ko ang usap-usapan ng dalawang lalaki na balak daw nilang nakawin ang aming manok. Tumayo ako at saka sumilip sa bintana. Nakabukas ang ilaw sa aming manukan, kaya naman ay kitang-kita ko ang paligid. Maya-maya pa inatanong ko ang dalawang lalaki na tingin ang tingin sa aming bahay. Tila ba inaalam nila kung mayroon pang gising sa aming pamilya? Wala silang kamalay-malay na palihim ko silang pinagmamasdan sa aming bintana. Tulog na yata sila, Ernesto. Tara na, pre. Oras na para nakawin natin ang kanilang manok. Sambit ng isang lalaki. Pamilyar sa akin ang kanilang mga mukha. Sila ay kabilang sa mga sabungerong ilang beses nang natalo sa sabong. Narinig ko pang pinag-uusapan nila. Nadadalhin daw nila sa kabilang baryo ang aming manok upang ilaban sa sabong. Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Nanakawin na nga ang aming manok, pero hindi mo lang ako kinakabahan. Pakiramdam ko, hindi nila makukuha ang manok na yan dahil hindi naman yung kusang ipinagkaloob sa kanila ng engkantada. Nakasilip lamang ako habang inaabangan ng susunod nilang aksyon. Hindi ko ginising ang aking mga magulang para lang ipaalam sa kanila ang nangyayari sa labas. Ewan ko ba, pero ng mga oras na yon ay malakas ang aking kutob na hindi nila kayang galawin ang aking mahiwagang manok. Hindi nagtagal ay binuksan na nila ang kulungan at mabilis na kinuha ng isang lalaki ang aking manok. Tuwang-tuwa pa sila habang hinihimas-himas nila ang ulo nito. Ngunit sa isang iglap ay biglang nagpalit ng anyo ang labuyong manok. Naging isa itong engkantada. Kahit ako ay nagulat sa pangyayaring yon. Kitang-kita ko kung paano dinukot ng engkantadang si Adea ang mga mata ng dalawang lalaki. Nagbabaga ang kanyang galit. At yun ang unang pagkakataon na nasaksihan ko kung gaano siya kalupit magparusa. Pagkatapos niyang dukutin ang mata ng dalawang lalaki ay binali niya ang kamay ng mga ito saka dinukot ang kanilang lamang loob. Nagsusumigaw ang dalawang magnanakaw dahil sa sobrang sakit. Ngunit nananatiling tulog sina inay at itay. Ako lamang ang nakakita sa mga pangyayaring yon. Bumagsak sa lupa ang dalawang lalaki at nawala ng malay. At sa isang iglap ay muling naging manok ang engkantada.
Tinuka nito ng tinuka ang bangkay ng dalawang magnanakaw. Naku, sinasabi ko na nga ba? Iisa lang ang manok at ang engkantada. Laking gulat ko sa aking nalaman. Hindi ko lubos akalain na isang engkantada palang iniligtas ko sa gubat. Nang sumapit ang umaga, ay naging laman ng balita ang tungkol sa bangkay ng dalawang lalaki. Marami tuloy ang naghinala kung ano nga ba talaga ang mayroon sa aming manok. Mula nang mangyari ang krimeng yon, ay wala na nagtangkang nakawin ng aming manok. Mahal na engkantada, tapatin mo nga ako. Iisa lang ba kayo ng mahawagang manok? Tanong ko, nang muling nagpakita sa akin ang engkantada, namilog ang kanyang mga mata. Nawari ba ay hindi niya inasahan ang tanong na yon. Bakit mo naman naitanong yan, Erminia? Nakita ko kasi ang bigla mong pagpapalit ng anyo nung gabing pinasok ng mga magnanakaw ang mahawagang manok. Nagulat lamang ako nang bigla kang lumitaw at kalaunan ay bumalik sa pagiging manok. Kung ganoong nasaksiyan mo ang pagpapalit ko ng anyo, huwag na huwag mong sabihin sa iba ang nakita mo, ha? Kahit sa mga magulang mo. Huwag na huwag mong sasabihin na iisa lamang kami ng manok. Dahil kung sakaling malaman ng mga tao na hindi ordinaryong manok ang pambato niyo sa sabong, siguradong mawawalan kayo ng kalaban. Dahil iisipin na lang sayang lamang ang perang ipupusta nila kung gayong hindi naman pala ordinaryong manok ang makakalaban ng kanilang manok. Mawawalan kayo ng pagkakakitaan kapag wala na kayong kalaban sa sabong. Naiintindihan mo ba ako, Erminia? Apo, mahal na engkantada, maraming salamat. Dahil hanggang ngayon ay hindi mo pa rin kami pinababayaan. Huwag ka mag-alala, Erminia. Mananatili niyo akong kakampi hanggat nananatili rin busilak ang inyong mga puso. Inilihim ko sa aking mga magulang ang tungkol sa aking nalaman. Hindi ko sinabi sa kanila na ang alaga naming mahiwagang manok ay ang kaibigan kong engkantada na may kapangyarihang magpalit ng anyo. Sa patuloy na pagsasabong ni tatay ay mas lalong namayagpag ang aming pagkapanalo kung saan sa ang bayan na nga siya nakarating para lamang ilaban ang aming manok. Marami ding mga mayayamang sabungero ang bumibisita sa sabungan upang panoorin kung paano makipaglaban ng aking mahiwagang manok. Isang araw habang nakatayo kami sa gilid ng sabungan na mayroong grupo ng mga mayayamang lalaki ang lumapit sa amin. Lahat ng kanilang mga kasuotan ay pawang mamahalin. Mula ulo hanggang paa. Masinsinan nilang kinausap si Itay na bibilhin daw nila ang aming manok sa halagang kalahating milyon. Wari ba'y nanlamig ako sa aking kinatatayuan matapos kong marinig ang sinabi ng isang lalaki. Pasensya na po, hindi po naman binibenta ang aming manok. Singit ko sa kanilang usapan. Ngunit patuloy nilang kinumbinsa si Itay na ibenta na lamang ang aming manok. Pinagdidiinan nila. Hindi na raw kami maghihirap kapag mayroon na kaming kalahating milyon. Noong una ay tumanggi si Itay. Ngunit nang lumaon ay pumayag din siyang ibenta ang mahiwagang manok sa halagang kalahating milyon. Nanlumo ako sa padalos-dalos na desisyon ng aking ama. Tay naman, huwag mo naman pong ibenta ang aking manok. Huwag kang magpapadali sa malaking halaga ng kanilang pera. Sambit ko at isang masakit na tingin ang ipinukol sa akin ng matabang lalaki. Pinagalitan niya ako dahil bastos daw akong bata. Agad-agad na nakisali sa usapan nilang mga matatanda. Gayunpaman ay hindi pa rin ako nagpatinag. Patuloy ako nagmamakaawa kay Itay na huwag nang ibenta ang aming manok na labuyo. Ngunit tila babuo na ang desisyon niya na tanggapin ang kalahating milyon kapalit ng aking manok. Napaiyak na lamang ako nang sabihin ni Itay na handa na siyang ibenta ang aking manok. Akmang ibibigay na niya sana ito sa matabang lalaki. Ngunit biglang lumipad ang manok palayo sa sabungan. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Hinabol nila ni Itay ang manok, ngunit hindi na nila ito muling nakita pa. Sana kaya nagpunta ang aking manok? Tanong ko, habang pinagmamasdan ko ang direksyon kung saan lumipad ang manok. Sa sobrang bilis ng kilos na ito, ay hindi na namin ito nasundan.
dahil doon ay hindi na lamang natuloy ang plano ni tatay na ibenta ang mahiwaga kong manok. Habang naglalakad kami pa uwi ay panaiyak ako at sinisisi ko si itay kung bakit pumayag siyang ibenta ang mahiwagang manok. At ang tanging niya lamang sagot ay mapapakinabangan naman daw ang pera dahil para naman yun sa amin. Hindi pa rin ako kumakalma hanggang sa nakarating kami sa tapat ng aming bahay. Labis ako nag-aalala kung saan na nga ba nagpunta ang aking manok. Bakit ngayon lamang kayo? Kanina pa nakauwi ang manok. Sino ang naghatid nito? Nagulat kami sa winika ni nanay. Naguguluhan ako sa kanyang sinabi. Kaya naman ay mabilis kaming tumungo ni tatay sa aming manukan. At namilog ang aming mga mata dahil nasa loob na ng kulungan ng aming manok. Nagtaka naman si itay kung paano nakauwi sa bahay ang manok. Ang galing niya. Natuntun niya ang daan pa uwi sa atin. Masayang sambit ni itay. Binuksan niya ang kulungan at hinimas-himas ang ulo ng manok. Halata sa mukha ng aking ama na para bang nagsisisi na siya sa kanyang ginawa. Bumulong siya sa manok at humingi ng tawad. Tila ba noon lamang napagtanto ng aking ama na kami lamang ang matatalo kapag ibibenta namin ang mahiwagang manok. Nang makaalis na si itay, ay ako naman ang kumausap sa aking manok. Humingi ako ng tawad sa kanya tungkol sa pagpayag ni itay na ibenta ito sa halagang milyon. Tumalon-talo naman ang manok na para bang nauunawaan niya ako. Isang araw, pumunta sa bahay ang kaibigan ni itay. Kinausap niya ang aking ama na mayroong gustong makipagsabong sa aming manok. Isang manok na makisig at kayang tapatan ang kapangyarihan ng aming manok. Kinumbinsin nito si itay na sasali sa sabong dahil kalahating milyon ang pabuya sa sinumang makakatalo sa manok na yon. Kinabahan si itay nang malaman niyang malakas ang manok na magiging katunggali ng aming manok. Iniisip niya na baka ay matalo kami at mamatay ang aming manok sa gitna ng laban. Ayaw niyang mawalan kami ng pagkakakitaan. O kung matakot, Tay, malaki ang tiwala ko sa aking manok na hindi siya matatalo. Kung tutuusin, marami na nga tayong panalo eh. Hindi na natin mabilang kung ilang beses nang nagwagi sa sabong ang aking manok. Naku, sisiw na lang sa kanya ang mga kalaban niya. Sa paraang yun ay nagawa kong kumbinsin si itay na ilaban ang aking mahiwagang manok sa darating na sabong. Nangangamba man siya sa magiging kalalabasan, ay pinili niya pa rin pagkatiwalaan ang kakayahan ng aking manok. Inihanda namin ang manok para sa nalalapit na sabong. Pinakain namin ito ng maayos at pinainom ng tubig upang mas lalo itong magkaroon ng lakas sa gitna ng laban. Naku, baka dito na magtatapos ang pagiging mabagsik ng iyong manok, Erminia. Buo na ba talaga ang desisyon ninyo mag-ama na ilalaban ang inyong manok sa darating na piyesta? O naman po, Noy. Hindi dapat tayo umaatras kapag usapang sabong. Tiwala lang po, mananalo ang ating manok. E di makakahawak na tayo ng kalahating milyon. Mabibili na natin ang lahat ng ating mga kagustuhan. Sana manalo talaga ang ating manok para wala tayong pagsisisihan. Kalma ka lang po, Noy. Kami na po ni tatay ang bahala. Palalakasin namin ang manok natin para matalo ang kalaban. Pagkatapos namin mag-usap ni nanay, ay tumungo ako sa aming manukan. Mag-isa lamang ako roon, kaya naman ay malaya akong kinausap ang manok. Isang araw na lang ang hinihintay natin, aharap ka na sa isang matinding laban. Ano, anda ka na ba? Hindi ka naman daw kinakabahan? Lumaban ka, itumba mo ang kalaban para panalo na naman tayo. Sambit ko habang hinahawakan ko ang ulo ng mahiwagang manok. Tumango ito at makalipas ang ilang segundo ay bigla itong naging isang engkantada. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama ko ng sandaling yon dahil muli ko na namang nasilayan ang mukha ng engkantada. Erminia, pakainin mo ako ng 3 sili para mas lalo akong tatapang. Naamoy ko na sobrang lakas ng manok na aking makakalaban sa darating na piyesta. Hindi pwedeng matalo niya ako, Erminia. Kaya bago ang laban namin, pakainin mo ako ng 3 sili. Huwag na huwag mong suway ng utos ko, Erminia.
Apo, mahal na engkantada, makakaasa ka pong susundin ko ang iyong bilin. Pagkasambit ko ng mga salitang iyon, ay muling naging manok ang engkantada. Sumilay ang matamis na ngiti sa aking labi. Nakampanti ako na talagang gagalingan ito ang pakikipaglaban. Ginala ko ang aking tingin habang pasimple naghahanap ng sili sa aming bakuran. Ngunit nalungkot ako sapagkat wala itong bunga. Naku, paano na lang ito? Wala nang bunga ang sili namin. Ang mabuti pa, pupunta mo na kay Aling Pasing. Iingi ako sa kanya ng 3 parasing sili. Bahala na, kailangan kong kapalan ng aking mukha. Patakbo akong lumabas sa aming bahay at tumungo kay Aling Pasing para humingi ng 3 perasong sili. Tuwang-tuwa ako sapagkat hindi ako pinagdamutan ni Aling Pasing. Nagpasalamat ako sa kanya bago umalis. Nang makabalik ako sa aming manukan, ay kaagad ko itong pinakain sa aking manok. Nagtututumalon ito sa kulungan dahil sa sobrang anghang ng sili. Gayunpaman, patuloy pa rin itong tinuka ang sili upang lasapin ang hatid nitong anghang na batid kong mas lalong magpapatapang sa kanya. Aba, bakit mo naman pinapakain ng sili ang manok, Erminia? Gusto mo bang patayin sa anghang ang alaga mong manok? Napalingon ako nang marinig ko ang boses ni nanay. Hindi ko namalayang nakatingin pala siya sa akin. Pampatapang po ang sili na to. Kapag pinakain ko ng sili ang manok, mas lalo siyang tatapang at malaki ang chance ang manalo ito sa sapong. Ikaw talaga anak, ang hilig mong mag-imbento. Naku, baka mapanay ang alaga mong manok sa ginagawa mong yan, ha? Wala pong masamang mangyayari sa aking manok, Nay. Tingnan mo, mukhang sarap na sarap nga siya sa sili, oh. Ano nasasarapan ka dyan? Eh parang naluluha na nga ang manok dahil sa sobrang anghang. Pasaway ka talagang bata ka? Hindi ko na lamang pinansin ang mga sinabi ni nanay. Pinaubos ko pa rin sa manok ang natitirang sili. Nagtitiktilaok ito ng 3 beses matapos itong kainin ng sili. Makalipas ang isang araw, ay sumapit na ang pinakahihintay ng lahat. Ang masaksihan ang sabong ng 2 manok na pareho mabagsik sa larangan ng pakikipaglaban. Tumungo na kami sa sabungan, bit-bit ang aming manok. Kaagad kong inilibot ang aking tingin upang hanapin ang manok na sinasabing makakalaban ng aming manok. Bumungad sa amin ang grupo ng astig na mga sabungero. Dala-dala ang kakaibang manok. Naghihiyawan ang lahat dahil magsisimula na raw ang laban. Isang maitim na manok ang magiging kalaban ng aming manok. Ayon sa mga naroon, sikat daw ang manok na yon at ilang beses nang nanalo. Ang ibang mga tao ay nagsisigawan na uuwi na lang daw kami dahil daw may nanalo na. Pinagtatawanan pa nila ang manok naming labuyo. Tila ba kampanting-kampante ang aming kalaban na sila na raw ang mananalo sa sabong. Erminia, mukhang nakakatakot ang kalaban ng ating manok. Tingnan mo, ang laki ng manok nila. Bulong sa akin ni inay na para bang kinakabahan siya. Eh, ano naman kung maliit ang manok natin, Nay? Wala naman sa laki ang basihan kung gaano katibay ang isang bagay inilalang. Tiwala lang, mananalo tayo sa labang to. Bulong ko naman kay inay. Hindi nagtagal ay nagsimula na rin ang laban. Tinignan namin ang maigi ang labanan ng 2 manok. Napapikit na lamang ako nang matumba ang aming manok sa unang laban pa lamang. Nang dahil doon ay unti-unti akong pinanghinaan ng loob. Pakiramdam ko tuloy ay matatalo na ang aming manok sapagkat sobrang bagsik talaga ng kanyang kalaban. Halos naghihiyawan na rin ang mga tao sa paligid. At talo na raw ang manok namin. Naku, sabi ko na nga ba eh, wala talagang laban ng ating manok. Unang laban pa nga lang, tumba na agad. Talo na nga tayo, Erminia. Hindi pwede. Hindi maaaring matalo ang manok natin na. Sana may pag-asa pang makatayo siya. Naluluha akong sambit habang nakatingin ako sa kawaawa naming manok. Parang napagod kaagad ito sa unang laban pa lamang.
Makalipas ang ilang segundo, ay biglang bumangon ang aming manok at muling umanangkada. Nanlisik ang mga mata nito habang buong lakas na nakikipaglaban. Naligo sa sarili nitong dugo. Nakalawit na ang leeg at halos hindi na makatayo. Nagpalakpakan kami ni na inay at itay sapagkat 10 segundo na ang nakalipas. Ngunit hindi na muling nakatayo ang manok ng kalaban. Tuluyan na itong nanghina at bumagsak sa sahig. Eh, tingnan mo na. Panalo ang manok natin. May kalahating milyon na tayo na. Mayaman na po tayo. Napatalon ako sa aking kinatatayuan bunsod ng sobrang saya. Nag-uumapo rin ang tuwa ni nanay at tatay matapos tanghalin ang aming manok bilang panalo sa laban. Sa kabilang dako ay dismayado naman ang grupo ng mga astig na sabungero dahil sa sinapit ng kanilang manok. Para bang nagsisisihan pa sila dahil hindi nila nasungkit ang unang pwesto. Marami ang lumapit sa amin at binati ang kahusayan ng aming manok. Hanga raw sila sa bagsik ng manok namin. Makalipas ang ilang minuto, ay biglang nag-iba ang timpla ng paligid. Nagsipagtagpuhan ng ibang mga tao dahil ang manok ng aming kalaban ay biglang naging isang bangkay ng tao. Nagulat kami sa pangyayaring yon. Aswang! Aswang ang itim na manok! Grabe! Ngayon lamang ako nakasaksi ng ganitong klaseng sabong, parang sabong ng mga demonyo. Sambit ng isang dalaga. Naglakad kami palapit sa kinaroroonan ng bangkay ng matanda at nakumpirma namin na isang aswang na babae ang nakalaban ng aming manok. Takot na takot ang mga tao at halos nagkakagulo na sila sa sabungan. Kaagad namang kumalat ang balita hinggil sa naganap na laban sa pagitan ng dalawang manok. Ang sabong na yon ay isa sa pinakamalupit at hindi makalilimutang pangyayari sa aming baryo. Tumatak na sa alaala ng mga tao na minsan ay mayroong isang manok ang bigla na lamang naging isang tao pagkatapos ng laban. Natanggap namin ang pabuya na halagang kalahating milyon at yun ang nagsalbi naming panimula sa pagpapatayo ng negosyo at pagpapaayos ng aming tahanan. Laking pasasalamat ni nanay at tatay sa mayawagang manok na iniuwi ko sa kanila. Kahit marami na kaming pera, ay ipinagpatuloy pa rin itay ang pagiging isang sabungero. Mas dumami ang aming panalo at umasenso ang aming buhay. May kakayahan na rin kaming tumulong sa mga nangangailangan. Araw-araw ako nagpapasalamat sa Encantada sa biyayang ibinigay niya sa aking pamilya. Sikat man sa buong baryo ang aking mahiwagang manok. Marami man itong napagtagumpay ang laban. Nananatili pa rin lihim ang katotohanan na isa palang mapagbalat kayong Encantada ang nasa likod ng isang mabagsik at matapang na manok. Ako lamang ang siyang tanging nakakaalam ng lahat at ang lihim na yon ay nanatiling sikreto at lingid sa kaalaman ng mga tao. At dito na nga nagtatapos ang kwento tungkol sa mahiwagang manok na Erminia. Maraming salamat sa lahat ng mga masusugid naming taga-subaybay sa YouTube channel na ito. Magandang buhay sa inyong lahat.